Good day sa mga taga-subaybay ating Millionaire Process, Millionaire Tips, part number 8 na po tayo. Yes, palakpakan tayo kasi part 8 na tayo. So, ang pag-uusapan natin ngayon, yung mga negosyo na pag pwede natin inegosyo sa araw-araw para kumita tayo ng milyon. O, mabigay lang yung ating pangangailangan sa loob ng magastusin natin sa araw-araw, mga necessity, para mabilisan yung sinasahod mo ng monthly na 16,000 to 20,000. So, kaya, kung nawala ka ng trabaho at wala ka ng kinikita, ito, pang negosyo recipe na pwede mong gawin sa bahay. Kaya, huwag kang matakot na wala ka ng trabaho. So, kahit na pandemic pa, at naghahanap ka ng pwede mong pagkakitaan ngayong pandemic. So, bagay na bagay sa'yo ito. Negosyong recipe. Pang recipe. Negosyong pang recipe. Ito yung ating yema. Yan, nakita niyo, yema. So, yan yung ating pag-uusapan natin. Negosyong yema. So, yung negosyong yema na yan, eh, napaka, ano yan, napaka, sobrang, nakita ko rito na marami talagang yumaman dito sa yema. So, bakit ba hindi tayo yumayaman sa yema? Bakit walang nagninegosyo ng yema? Kasi, ano eh, kumbaga sa ano eh, hindi nila hilig yung yema. Kumbaga, hindi nila, nakikita na mas malaki yung kita sa pag-yema, sa pag-negosyo ng yema. Marami na naging milyonaryo dito. So, dito pa lang sa yema, pwede ka na maging milyonaryo. At sa panahon na yan, habang nag-yema ka, habang tumatagal, eh, diyan kayo yumayaman. Kaya kung paano kayo yumaman, mag-negosyo ka ng yema. Yun na yun. Sigurado ko yayama ka dun. At syempre, para makuha mo yung milyon, o paano ka maging milyonaryo, eh, habang nagnegosyo ka ng yema, kumikita ka na ng pera, kumikita ka ng milyon. Nagkakaroon ka ng, naitatabi mo yung pera mo, nai-stack mo yung pera mo sa pagpapaikot ng ano mo, ng negosyong yema. Yung mga kailangan nito, yung mga ingredients nito. Yung presyo yon milyon. Doon pa lang, eh magkakaroon ka ng milyon. At, syempre, yung kita. Iba pa yung kita, syempre, di ba? Basta kung, ang puhuna mo na, eh, maabot na ng kalating milyon to 1 million, eh, sigurado ako, more than million-million na yung pera mo sa bulsa o sa bako o sa mga tinatabi o sa iba pang mga pwede mong pagkakitaan ng mga investment. So, kaya, ayaw ko sa iyo, ituturo ko sa inyo kung paano maging millionaire sa yema. Yan po yung topic natin. So, ito, itong vlog na to, eh, tuturo ko sa inyo kung paano didiscard yan. Kasi ito, umumpisa ko itong yeman to na sigurado ako magtatagumpay ito. Walang duda to, magtatagumpay ito. Kasi ito yung natatayo natin produkto, itong yema. Kasi yung iba, naghahanap ng produkto. Ano yung pwede nila yung produkto? Eh, nahihirapan sila. Naghahanap silang produkto na sobrang kaya nilang gawin. At yung iba naman, eh, sobrang naghahanap ng malaki puhunan. So, yung iba naman, walang puhunan. So, ito, 1,000 lang, negosyong 1,000 pesos lang na puhunan, eh, ilang yema nang magagawa mo? Diba? So, kung paano pakitain to, o inegosyo to ngayong darating na 2022, o ngayong 2022, o pang negosyo sa tuwing December, o bare month na negosyo, eh, pwede pa rin itong yema nito. Hindi to pwede mawala sa atin. Kasi dessert to, pang himagas to. Number one na gusto ng Pilipino to. Tayong mga, lalo yung mga magulang, anak, sigurado yan, mga ate, kuya, paborito ang yema. So, ganito. Itong yema na to, negosyo to na patok na patok ngayong 2021 at negosyo rin to na patok, patok na patok sa negosyo 2022. So, ganito. Ang ginawa kong discovery rito, kung mayroon kang 1,000, eh, pwede kang bumili na isang lata lang. Tapos, syempre, anong gatas na gusto mong gatas na brand mo? At syempre, itlog. Syempre, hindi ko na sasabihin kung ilang piraso na gatas, ay na itlog, kasi recipe ko to eh. Secret to eh. Kumbaga sa ano, panlabang ko to sa negosyo. Syempre, kanya-kanya tayo. Pero, wag kang mag-aala kasi, ano nga, tawag dito, yung magugustuhan ng aking
customer at itatayo mong yema, eh magkaiba yung lasa. Kaya huwag kang mag-alala. Kung di tayo maglalaban, kahit na mag-negosyo ko pa ng yema, iba yung hahanapin ng customer ko at iba rin yung hahanapin ng magiging customer mo. Kaya, kung ano may lugar mo, ako pasig ako eh. Kung ano may lugar mo, kung ano mang Marikina ka man, Makati, Mandaluyong, San Juan, at kung ano-ano pang lugar mo, city o doon ka sa Mindanao, o Visayas, diyan ka, pasok na pasok to. Kahit na OFW ka, pwede ka magbenta ng yema. So, talagang, ano yan, mauubo siya. Kahit nasa probinsya ka pa. Kahit na naglaro ka pa, yung, tawag dito, yung agriculture ka pa, yung mga isda-isda, ano ka dyan, pwede pa rin negosyo to. So, ang labanan dito, paano ko ito pakikitain? Itong yema na ito, negosyong yema. Ito, itong style na ito, ito yung style na ginawa ko sa kanya. So, ganyan na siya. Yun. Tapos, ituturo ko, siyempre, paano pa pakitain? Example, ito ang pukunan ko rito is 200. Kailangan kumita ako ng mga 100. O maubo siya, maging 300 siya. Ganun yung discovery rito. O kaya, pwede siya maging yung 200 puna mo, pwedeng maging 200 din. Discardihan mo kung paano mo siya gagawin. Kung gano'n siya kalaki, kung gano'n siya kaliit. Ito, pricing nito, 10 pesos. O kaya, pricing nito, 15 pesos. O kaya, pricing nito, 20 pesos. Depende sa discarte mo. Depende sa binato na puhunan na tinayaw mo, ginamit mo, o ginastos mo sa ingredients na yun. Example, kung sa isang lutuan, naka 150 ka, gawin mong 200 yung finished product, o gawin mong 300, kung mga ganun. Tapos, syempre, kailangan mo lang i-box, o kailangan mo lang siyang ilagay sa lagayan, kung ano man yung pwede mong ilagay na kanyang tao dito lagayan na package niya para mas presentable na pag nakita nila ay sanda na bentahan niya doon pwede kasi nakita niya na malinis, maganda yung lagayan, pwedeng regalo, pwedeng bilhin sa 100 at yung tipong ay pwede yan sa niligawan ko ngayong darating na Valentine's. So, pwede i-negosyo yan. Di ba? Ganun dapat yung ano natin, yung mentalidad na gagawin natin sa produkto natin. So, kailangan talaga, kung mag-negosyo kayo, suguruhin din yung maganda yung packaging niya, maganda yung pricing niya. Kasi, yung pricing, kailangan kumita kayo. Kasi, ang negosyo, hindi siya basta-basta. May palaging may benta, minsan naman wala. Minsan naman, talagang totally na wala talagang kinikita. Bigla lang susod na araw o after ng 1 week, bilang ubos yung ano nyo, ubos yung paninda nyo. Ibig sabihin yan, ang negosyo hindi palaging binibili. Yung produkto mo hindi palaging binibili. So, ang topic natin sa susunod, kung paano tumatakbo yung negosyo. Simula ko sa umpisa, kung paano mag-packaging, kung paano mag-isip ng prada, kung paano mag-pricing, kung paano gawa ng packaging at kung ano yung mga pagdadaanan mo sa pagninegosyo. Example, at kung example, ginawa mo ngayon, bakit walang benta? Tapos susunod na araw, bakit may benta? Susunod na araw, walang benta. Bakit ganon? Yun yung mga i-explain natin sa inyo kung bakit ganon yung takbo ng negosyo at bakit hindi ka nakakapag-negosyo at paano gumamit ng pera at paano yung mga cash flow sa negosyo at syempre paano makipag-usap sa kapartner mo o kasosyo mo. Paano kasosyo? Example, meron dong isang store, paano siya kakausapin para may benta mo yung product mo. Syempre, at syempre mga legalities nito katulad ng mga permit, paano kakuha ng permit. Yun yung mga topic natin na darating. So, ang usapan natin ngayon is sa negosyo lang. Yung negosyo na dapat mong gawin. Para mapag-umpisa ka ng negosyo, hindi ka na nahihirapan. Kung paano mag-start, tuturo natin yan. Kung ano yung benefits ng negosyo, ano yung makukuha mo sa negosyo, at ano yung mga
mangyayari sa iyo pag hindi ka nagnegosyo at hindi ka nag-start kaagad ng magnegosyo, ano yung mawawala sa iyo? So, yan yung topic natin para maging milyonaryo ka na. Kasi sigurado ako, ano, nakasubaybay ka eh. Lalo na sa mga gusto maging milyonaryo, lalo kung meron kang kilala ng mga gusto maging milyonaryo, pa-share naman tong vlog natin para sigurado ako na maging interested siya rito sa vlog natin. Kasi alam ko nahihirapan na siya magtrabaho. Alam ko, gigil na siya para maging milyonaryo. Alam ko, napapagod na siya. Halos kumagat na siya para kumuha ng mag-apply sa ibang abroad. Di ba? Eh, kung may ibang knowledge ka naman at galing, baka makuha mo yan. Napakasarap ng ano, nang walang trabaho. Napakasarap. Napakasarap naman nag-negosyo. Kasi, nakapag-service ka eh. Di ba? Pag lalang, pag napalaki mo siya. At, yun yung mga topic natin na darating. Simula sa zero. As in, zero talaga na knowledge about, hanggang sa makasampa ka na at makapag-negosyo ka na. At maging milyonaryo ka na. Kasi yung topic natin dito eh. Paano maging milyonaryo? Ito na yung sagot. Bubulgar ko lahat. Simpleng detalye, maliliit ang detalye. Bakit hindi ka nakapag-negosyo? Bakit mahirap ka? Bakit may kasabihan na habang pinanganak ka mahirap, ay mamamatay ka mahirap. At yung mga ganon, at kung paano yung tumakbo yung buyer natin, yung market natin, yung kung paano umiikot yung buhay, kung ano yung mangyayari sa'yo pag may negosyo ka na, at ano yung kakainin mo, kung ano yung mas ipipriority mo, at kung paano ka pa matutustusan yung mga pangangailangan mo sa araw-araw. Yun yung mga darating na vlog natin about sa negosyo, sa mga millionaire tips natin, kung paano yumaman, at kung paano makiipon. One ipon challenge, 1 million. Yun yung makukuha, gagawin natin. Yun yung explain ko sa inyo. Maliliit na detalye na kompleto. Kompleto talaga. Kukompletuin ko para sa inyo. Para mas ano ka pa, mas ganaan ka ba, o mas malaman mo ng reality ng negosyo. Ano yung labanan? Hindi yung biglang, boom! Ito na agad. Hindi ganon. Kailangan, i-details ko sa inyo kung paano ginagawa yun. I-details ko sa inyo kung paano talaga pumasok doon. At ipapakita ko sa inyo yung pag ganito ginawa mo, ito mangyayari sa'yo. Example, kung nag-negosyo ka, ganito mangyayari sa'yo. Ito lang kakainin mo, budget mo, ganito, nahubusan ka ng kuhunan, kailangan mong ganito-ganito. As yung abilang side naman, pag hindi ka nag-stay ka sa trabaho, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho mo. At ito naman yung mga benefits mo. Baga, kukompleto natin yung details para mas ano ka, kung nagustuhan mo pang magnegosyo, tatanong ka ba doon? O gusto mo bang maging milyonaryo, kaya mo bang gawin to? Kaya mo bang sakripisyo to? Kaya mo bang ilaan yung panahon mo doon? Kaya mo bang kailangan mo ba ng mentor para maging milyonaryo ka? Kasi gusto ko ano eh, gusto ko sabay-sabay tayo maging milyonaryo. Dito sa Pilipinas, dapat hindi ka nagpapalila. Kumbaga, hindi ka dapat mahirap. Kailangan mayaman ka. Kailangan milyonaryo ka. Kasi Pilipino ka eh. Kaya kailangan mayaman ka. Kasi kung hindi ka magiging mayaman, ba, hindi pa pwede yan. Hindi ako papayag na hindi ka maging mayaman. Kailangan maging milyonaryo ka. Kailangan maging mayaman ka. Sabay-sabay tayo. Tandaan nyo, sabay-sabay tayo dito. Magtulungan tayo. Yun lang yung ating vlog natin. Ito, itong Yemen to, sigurado ako, nakikita nyo, pag itong nakita nyo yung gantong package, akin na yun. Prada ko yan. So, yun lang po yung vlog natin. So, abangan nyo yung mga vlog natin na sobrang marami kayong matututunan. Magbabago sa paniniwala nyo na kailangan ganito na gawin mo. Lalo na kung kabataan mo pa, nasa age ka ng 16 hanggang 24, 25, tapos 25 to 30, 30 to 40, yung mga gano'n kasi, napaka-importante na paghandaan nyo, lalo kung lalaki ka o babae ka, lalo sa lalaki, paghandaan nyo na may pera na kayo sa age na 25, para pag maniligaw kayo, pasok ng babae na gusto nyo, ay niligawan nyo. Sigurado yan, pasok yan. Kung may sasakyan na kayo, 25 years old na kayo, sigurado, pag niligawan mo yung isang babae, huling-huling mo yun, sa'yo na yun, sigurado. Basta mahalin mo siya. Kung ikaw ay bata pa lang at nag-aaral ka, enjoy mo lang, pero
mas ano, mas galingan mo pa sa eskwelahan. Mas kumbaga, tapusin mo yung course mo na yan. Kung ano yung mga gusto mo, hilig mo. Pero yung tagumpay talaga sa buhay araw-araw, nasa negosyo. Kasi ang negosyo, andun yung million eh, andun yung pera. So, payo ko lang sa inyo, simple lang. Gusto mo talagang maging maayos ang buhay mo at magkaroon ng free time at magkaroon ng milyon at maayos na bahay at lupa, magkaroon ka ng bahay at lupa sa subdivision at maayos na pamilya, gusto mo tulungan mga magulang mo, syempre, at magulang ng asawa mo, syempre, at makatulong sa bansa natin. Makatulong tayo, magtulungan tayo. Kaya siya naman yung vlog natin na sobrang, sigurado marami naghahanap dito eh. Para naman ano, malaman nila kung paano maging milyonaryo. Kasi ilalad natin yan. Kaya, Pilipino ka, matalino ka, huwag kang magpaalila sa sarili natin bansa. Bansa natin ito eh. May karapatang maging milyonaryo. Dapat ka maging milyonaryo. At syempre, wala nang maging mas masaya kung may pera ka. Syempre, magpaalang sa Diyos. At na magtagumpay ka. Para naman, mas maganda kung manood ka ng mga vlog ko na balik kami yung mga vlog ko, sigurado ako, marami ka matututulan dyan. Basta, sabay-sabay tayo maging milyonaryo. Pilipino ka, matalino ka. Huwag ka magpalis sa dalil natin bansa. Dapat ka maging milyonaryo. Po, maraming salamat po. Kung nga pala magkalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel ha. Paki-like naman saka mag-comment ka sa baba. Para naman comment mo diyan gusto kong maging milyonaryo. Paki-comment na lang pagkatapos ng panood yung vlog na to. Okay?